Bitwate at kasipagan ang susi sa pag-unlad upang makamit ang mga pangarap. Ito ang pinatunayan ng ating mga panauhin ngayong araw. Samahan niyo akong alamin ang mga gandang kwento ng dalawang mag-aaral mula sa Laguna University na nagsumikap upang maabot ang kanilang mga pangarap. Bukod dyan, ibabahagi nila ang kanilang mga karanasan bilang mga working student na tiyak na papaghuhugutan ng inspirasyon ng ating mga kababayan, lalo na ng mga kabataan. Magandang umaga, Laguna. Ako po si RJ. Pagsaluhan natin ang magandang kwento, masayang karanasan at makabulang usapan dito sa Laguna. Isang magandang umaga po sa ating mga kababayan dito sa Laguna at sa lahat po na naabot ng ating programang dito sa Laguna. Tayo po ay napapanood po ng live every Monday 11 a.m. hanggang alas 12 ng tanghali. At syempre, napapanood din po tayo sa Royal Cable TV Channel 6 every Monday to Saturdays 10 a.m. po yan. So, pwede niyo kami i-visit sa ating YouTube page. Meron din tayong Instagram at Twitter para sa updates sa ating pong programa. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong araw dahil meron po tayong dalawang kabataang lagunense ang talagang nagpamalas at nagpakita ng kanilang katatagan at inspirasyon para may pagpatuloy ang kanilang mga pangarap sa kabila, syempre, ng hirap ng buhay at dagdag pa itong pandemya. Kaya po sa ating mga nanonood ngayon sa DSL page natin, ay pwede na kayo mag-comment o pwede kayo magtanong din sa ating mga guests dahil ngayon pa lang ay tatawagin ko na ang una nating mga kasama sa ating pong programa. Walang iba kundi si Miss Jemima Joy Salas, isa pong graduate ng Bachelor of Science in Entrepreneurship mula sa Laguna University. Jemima, magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-Laguna. Oo. Jemima, iniisip ko tuloy kung anong tatawag ko sa'yo kasi balita ko, nag-trending ka nito mga nakaraang linggo, no? Dahil sa iyong viral na graduation post at ikaw nga ay tinatawag na Ate Charon. Tama ba ako? Apo, Ate Charon po. Ate Charon at Money Queen. Tama ba ako? Sige, mamaya siguro ikwento mo yung bahagi ng yan, ng iyong storya. Pero siguro mas maganda kung makilala muna namin sino ba si Miss Jemima Joy Salas. Siguro kahit onting information about you, Jemima. Ayun, ako si Jemima Joy Salas from Laguna University. Nakapag-aral ako sa pamamagitan nga ng pagtitinda ng mga chicharon at saka mani. Tapos ayun, lumaki ako sa lola ko nung namatay siya. Yun yung nag-push sa akin na mas magpursige sa buhay kasi pangarap talaga namin dalawa yung makagraduate ako ng pag-aaral. Kaya kahit hirap sa buhay, nagpursige ako makapagtapos. Okay. So, ngayon, ang kasama mo sa family mo ay, you have your parents naman ba? Meron naman po, bali, ngayon nga lang po, hindi kami magkakasama. Ngayon, ako, solo lang ako sa bahay. Talagang solo na akong namumuhay simula nung mamatay yung lola ko. Okay. So, ito siguro papakita natin sa screen, no? Sa ating technical director. Pakita natin yung viral post. At kanina nga ay chinek ko yung inyong profile, no? Tinignan ko yung mga pinost mo regarding your graduation. Talagang nakaka-inspire. Ito po ay pinick up, no, ng iba't ibang mga website at news agency, no? Siguro i-share mo sa amin itong iyong viral post na yan, no? About yung sa graduation post mo, meron ka pang daladalang chicharon at mukhang napakasarap ng iyong suka. Hindi nga, pwede mo bang i-share? Ito ba ay naisip mo na nung time na ikaw ay gagraduate na yung graduation post mo ay ganyan yung ilalagay mo? O ipapakita mo, no? Ayun, bali nga kasi yung nagtawid talaga sa akin sa pag-aaral, yung pagtitinda ko talaga, bukod sa pag-working student, yung pinakalamang, yung pagtitinda ko talaga ng mga chicharon at saka manese school. Kaya sabi ko nung parang third year pa lang ako, sabi ko, pag nakagraduate ako, talaga magpapapicture talaga ako na may dalang mga chicharon at saka manese. Talagang hindi talaga ako mahihiya na isama siya sa graduation pictorial ko kasi nga, parang inikay credits ko dun sa pagtitinda ko ng yun, nang dahil doon nakapag-aral ako. Kaya ayun, talagang naisip ko na siya noon pa, bago pa man, di ko akalain na magbabiral. Pero Jemima, itong yung
buhay mo ba talaga really ano, pwede mong i-share, gaano kahirap on your case, no, to really pursue your studies? Meron ba kayong regular income talaga, o talagang basically ikaw din talaga yung nagsumikap, no, para makapag-aral ka? Ayun, bali kasi ako, anak ako sa una ng mama ko. Hindi niya ako kayang suportahan, kaya iniwan niya ako sa lola at lolo ko. Tapos, magang din namatay yung lolo ko. Alang tagoy talaga sa akin yung, yung lola ko talaga. Tapos, nung, tindera lang kasi sa palengke ng mga gulay, hindi ganun kasapat yung kinikita. Kaya parang, bata pa lang ako, minulat na niya agad, na agad ako na, na paghirapan yung perang kinikita. Tapos, ayun nga, nung nag-aaral ako ng college, nagwa-working student lang ako noon. Tapos, nakaisip nga ako na magtinda. Tapos, nung nasa second year na ako, iniwan ako ng lola ko. Kasi sabi ko, hindi ko alam yung paano ako magsisimula. As in, dapang-dapa ako kasi iba pa din yung may support ng guardian eh. Iba pa din yung may support na nagmumula sa kanya, minahingin ka ng tulong. Tapos, nung mamatay siya, as in, yung hindi ko talaga alam kung paano ako magsisimula kasi nga, yung lola ko lang talaga yung isa sa tumulong sa akin na magtaguyod. Kaya naisip ko talaga magtinda. Mahirap sa part na wala kang malapitang iba. Pero ayun nga, nung nakita ng mga tao na nagpupursige talaga ako mag-aral, marami naman tumulong sa akin bukod sa mga ka-church ko, may mga mga scholar. Kaya yun, nakatapos talaga dahil sa biyaya talaga ni Lord. Ayun, talagang, so yung support group mo ay, syempre nung pumanaw na yung lola mo, na malaki, for sure, ang impact sa buhay mo. There are other people din naman sa iyong buhay na nakatuwang mo rin, no, to really support you. Jemima, I'm interested, no, syempre ikaw ay nagtitinda ng, ano nga ba yung mga tinitinda mo sa campus? Chicharon, banana chips, kasaba chips, tas yung mga makapuno, meron ding mga tinapay, tsaka mani. Madami crackers, iba-iba. Ano ko, bakit yan yung naisipan mo na gawing source of income? Like, before ba, meron ka rin bang other na trabaho? Like, nasa fast food, or meron ka bang ibang trabaho na pinasukan to support your studies bago itong pagtitinda? O ito talaga yung source of income? Bali, ganito kasi yan. Kapag yung may pasok ako sa school, yun talaga yung daladala ko. Tsaka napansin ko kasi mga estudyante mahilig sa mga kutkutin, mahilig sila sa bagay sa mani. Tapos kapag Monday, pag every time talaga may pasok ako, every day, yun ang daladala ko. Pero kapag weekends, nagwo-working student ako, lalo pag yung magbabakasyon kasi wala nang pasok, hindi na lang makapagtinda. Kaya yun, kapag may pasok ako, nagtitinda ako sa school, kapag wala namang pasok or bakasyon, sumasalin ako sa mga restaurant, sa pagiging brand ambassador, mga ganun. Pinagsabay ko ang pagtitinda, tsaka pag-working student, tsaka yung pag-aaral talaga. Okay, so Jemima, ikaw ay nagtapos na, no? Tama ba ako? You're a graduate of Bachelor of Science, tama ba? In Entrepreneurship. Ito ba talaga ang kursong, kumbaga, nais mong matapos? Ikaw ba ay talaga in line, no? Talaga sa pagnenegosyo? Ayun, nung una, ang course ko talaga, IT. Nung mamatay yung lola ko, nakaisip ako na mag-shift ng course kasi nga, parang nakikita ko din yung sarili ko na nalilink na rin sa business. Kaya sabi ko, mag-shift ako ng course na entrepreneurship. Pinag-pray ko talaga siya, tapos sumiyo ako ng sign, nakuha ko naman yung sign na hiningi ko. Tapos ayun, talaga may purpose talaga na ang dami ko natutunan talaga sa course na entrepreneurship board sa pagbi-business. Marami ako na i-apply talaga sa personal na buhay ko, kaya ayun. Oh, like Jemima, ano yung mga na-i-apply mo? Magandang pag-usapan yan. Ano yung mga na-i-apply mo na learnings mo sa school and even your own experience, no? Mm-hmm. Sa pagnenegosyo, sa iyong personal na buhay? Mm-hmm. Ayun, katulad nun sa course kong management, yung ko talaga, kasi syempre hindi mahirap talaga pagsabihin yung pag-aaral, tsaka yung pagbi-business, at tsaka yung pag-work. Na-i-apply ko yung mga natutunan ko sa course kong management, na yung pag-manage ng oras, at tsaka sa mga strategy, sa mga pagtinda, yun. Isa yun sa mga na-i-apply ko talaga sa akin. Okay, Jemima, ask ko lang din, no? Paano ka pinayagan? 'Di ba, syempre sa school 'yan, nagtitinda and all.
ano ba yan, pinayagan ka ba or meron bang may permit ba yung pagtinda sa campus? Supportive ba ang Laguna University sa iyong ginagawa, no, para to finance your studies? Ayun, nung una, bawal talaga. As in, kapag napasok ako ng school, hinahabol talaga ako lagi ng mga guard. Hinahabol ako lagi. Tapos, nakulitan na siguro sa akin. Kaya kinausap nila ako na magpaalam daw ako sa pinaka-head daw ng school. Tapos, nung una, hopeless ako. Sabi ko, papayagan ba ako? Kasi bawal naman talaga magtinda. Bawal talaga magtinda sa school. Alam yan ang lahat ng school na bawal. Pero, yun nga, gumawa ako ng letter. Lumapit ako doon sa head ng school namin. Sabi niya sa akin, hindi niya ako papayagan na pipirmahan niya yung ginawa kong letter. Ang gagawin lang niya, yung sasabihin lang niya yung mga guard na huwag akong sitahin kasi nga, ito yung pinagkukuhanan ko ng source of income para makapag-aral. Tapos, ayun, simula noon na, malaya na akong nakapagtinda. Ako lang talaga yung pinapayagan talaga kasi nga, bawal talaga. Kaya yun, thankful naman ako kasi nakatapos nga ako ng pag-aaral. Tapos, so sobrang supportive talaga ng school ko kasi nga, ultimo yung mga admin ng school, pinapapunta nila ako sa mga office nila, bibili sila ng paninda ko, minsan yung mga professor, hahayaan na muna ako magtinda bago sila magklase, minsan tatawagin nila akong pumasok sa room para makapagtinda, tapos sasabihin pa nila mga estudyante na kapag bumili sa akin, may plus point, kaya sobrang supportive talaga ng Laguna University at sobrang thankful ako sa kanila kasi isa sila sa naging malaking bahagi talaga ng pag-abot dun sa pangarap ko. Sa case mo, Jemima, no, may time ba na you felt na parang hindi okay itong ginagawa mo? No, hindi, I'm just asking this na para kasi syempre dapat nag-aaral ka and all. Talaga bang ano yung sitwasyon mo in a way or motivation mo to really do this, no? Isipin mo, papasok ka sa school. Nakita ko ngayon mo parang talagang nahabulin ka nga ng no, napakadami mong bulky talaga. Pero you are really determined though, to graduate. So yun talaga yung parang determination mo na instead na ikaw ay nag-aaral lang, talagang nagsumikap ka and nakakuha ka rin ng pabor, no, sa iyong mga classmates. Hindi ka naman ba nahiya? I mean, meron bang certain ganong feeling o talagang hindi, kailangan ko itong gawin para makapag-aaral ako? Ayun, nung una nahiya ako kasi parang yung bago yung kaklase ko kasi nag-shift na ako ng course. Nung una nahiya pa ako magtinda noon. Tapos sabi ko, wala na akong babaunin eh. Unahin ko pa ba yung hiya ko? Sabi ko ganun. Sabi ko sa kaklase ko, pwede kayo magtinda. Ganun. Ayun, pumayag naman sila. Sabi nila, sige, magdala ka paninda mo. Tapos yun, hanggang sa dumami ng aula yung paninda ko. Dumating din ako sa point na nahihiya ako kasi yun nga iniisip ko na lang na hindi naman ako mapag-aaral nung pagiging mahihiyain ko. Kailangan ko talaga medyo kapalan yung paghumuka ko para lang makasurvive sa buhay. So yun, minsan nga nakakaramdam din ako ng na dapat hindi ko naman 'to ginagawa kasi dapat nagpo-focus ako sa pag-aaral. Pero ayun nga, minsan hindi daw nakapasok ng first subject kasi kailangan ko muna magtinda. Para lang may baon ako sa araw na yun kasi sa ed kasi pinampuhunan. Kaya yun, mahirap to the point na sabi ko buti pa yung mga ibang bata nag-aaral lang, hingi lang sila ng baon nila. Ako minsan pag nakakaramdam ako ng pagod, naisip ko talaga na buti pa yung mga iba, yung basta na lang papasok walang dalang paninda, tapos mga kaibigan ko pupunta sa mga mall, ako may iwan kasi kailangan ko pa magtinda. Pero hindi yun yung iniisip ko na kailangan ko mag-TS talaga para maabot ko yung pangarap ko talaga. Ayun, determinado talaga. Hmm. Ay, Jemima, right now, graduate ka na. So are you pursuing business ba o ano bang pinagkakabalan mo so far ngayon? Ayun, bali ngayon meron akong small business pa din, pero may plano pa din ako mag-work kasi ayoko nga na dumating sa point na gusto kong palakihin yung business ko, ayoko dumating sa point na uutangin ko yung pera. Ang gusto ko yung manggagaling mismo sa akin kasi nga sa business parang sugal yan. Minsan kikita ka, minsan hindi. Dapat yung kung magbi-business kang una, dapat yung pera talaga hindi mo muna uutangin kasi yun nga yung minsan na hindi minsan nakiklik yung business para hindi ka, nalugi ka man, hindi ka naman lubog sa utang. Kaya may plano pa rin ako magtrabaho para makaipon ako na mas malaking pampungin if ever na mag-person ako sa pagbibusiness.
Okay, siguro bago tayo mag-pause for a commercial break, a last question for this discussion, no? Bago natin is makausap naman yung isa nating guest. Anong pinakamabenta mong produkto nung ikaw ay nagbebenta? Ano bang mabenta sa mga estudyante ng Laguna University? Ayun, ang pinakapaborito talaga nila yung mani at saka chicharon. Tapos yun nga, unlimited kasi yung suka, kaya tuwang-tuwa sila lagi. Minsan sinasabihan ko sila na nag-almusal na ba kayo kasi agang-aga chicharon agad yung bibilhin nila. Kasi sabi ko mag-almusal muna sila. Talagang ano, yung parang excited sila laging makatikim ng chicharon. Nagtataka din ako. Sabi ko, ito ba itong mga estudyante ito? O almusal na almusal, chicharon yung bibilhin. Ganun. Kaya yun, paborito talaga nila yung chicharon kasi masarap nga daw yung suka. Kasi yung suka, tinitimpla ko pa yun eh. Tsaka yung mani, maano kasi yung pagkaluto ng mani talaga. Kaya paborito talaga ng mga estudyante yung chicharon tsaka mani. Yung mani ay ikaw mismo nagluluto. Ako na po mismo nagluluto nun, nung mani. Pero naman ay outsource mo. Inaangkat, yes po. Ba, iniisip ko tuloy-tuloy kung yung chicharon ay kinakain ng mga estudyante sa loob ng klase. Doon ang maingay yun eh. Pero yung maingay. Tsaka may suka. Yung mani kasi pwede mong pasimple, ano yan eh. Ano ba dito, pang ano ng gutom mo habang nagkaklase o tanggal antok. Pero na-imagine ko yung chicharon, no? Kung ako yung teacher. Magigising pa na ba ako. But anyway, mamaya makakausap pa po natin si Jemima. Marami pa tayong mapapagkwentuhan sa kanya at sa kanyang karanasan. Pero sa ating pagbabalik, isa pang working student mula sa University ang makakasama natin sa pagbabalik ng Dito sa Laguna. Superpower ko, nakakalipad ako. Ako naman, nakakausap ko ang mga hayop. Ikaw, hindi mo siguro alam, pero may kapangyarihan ka rin. Kapangyarihang bumoto. Kapag ginamit mo ang boto mo para iaral sa posisyon ang karapat-dapat na leader, magiging maganda ang kinabukasan ko. Maaabot ko ang mga pangarap ko nang walang pangamba. Masaya akong makakapaglaro kasama ang aking mga kaibigan. Kaya sana, yung katangyarihan mo, gamitin mong mabuti ha, para sa akin. At para sa kinabukasan ng milyon-milyong pang kabataang Pilipino. Umaasa kami sa iyo! At sa oras pong 18 minuto makalipas ang alas 11 ng hapon, alam ko pong iba dito sa atin ay naghahanda na ng kanilang mga pananghalian, magsaing-saing, pero manood pa rin po kayo sa ating programa dahil napaka-inspiring ng stories na atin pong napapakinggan ngayon. Kanina ay nakasama natin si Jemima Joy Salas, no? Kung saan binahagi nga niya ang kanyang kwento at karanasan, lalo na sa pagiging working student. Nitong mga nakaraan, siguro nakita niyo yung kanyang trending post, no? Kasama kanyang mga paninda sa kanyang graduation picture. Pero bago siguro natin makilala pa ang isang natatanging estudyante mula sa Laguna University ay greetings muna tayo, no, nanonood sa atin, sa ating pong programa. Si Chelan Rodillas Nanez, si Mark Vincent Ansay, Jam Villamayor Matias, si Rosel Talubo, Mike Javier at Jenna Opelanyo. Yan, magandang umaga po sa inyo lahat. At nanonood din ata si Sir Gien Garma. Nako, Sir Gien, ha, may meeting tayo, ha. Dalawa ba monitor mo? Ayan, and binabati rin natin si Dr. Sandra o si Doc Z Maningas from Laguna University and si Professor Leonida Bueno from LU. Nako, naging teacher ba to ni Jemima? Pero mamaya, tatanungin naman natin si ang ating next guest, no, kung naging teacher niya itong mga bumabati ngayon from LU. So ngayon, makakasama natin ang isa pang mag-aaral sa Laguna University. Let us welcome sa ating programa si John JV Flores or si JV na isang estudyante at kumukuha ng Bachelor of Arts in Communication. JV, magandang umaga. Magandang umaga din sa inyo at sa lahat din ng mga nanonood.
Okay. So, JV, so kanina narinig natin yung kwento ni Jemima. Eh, si JV ba taga saan? At ano ba ang pinagkakabalahan ni JV? Ako po ay taga, ano, taga San Benito, Victoria, Laguna. Ayan. At ngayon, nag-OJT ako, pero at the same time, yun pa rin, hindi pa rin nawawala, nagsasaka pa rin ako ngayon. Nagtatanim kami ng palay. Mm. So, ibig sabihin, itong pagsasaka mo ay family business? I mean, yung parents mo ba ay nasa pagsasaka din? Ang pagsasaka kasi dito, or ang pagtatanim, we are rented by the landowners. Halimbawa, kayo po, may may-ari kayo ng lupain, uupahan nyo kami para magtrabaho po sa inyong mga ayun, tubigan or bukid, ganun po. Yun. Oo, kaya lang, wala akong ganung taniman, kaya hindi ko nagsasaka. So basically, wala kayong sariling lupa ay pagtatanim. Ang hinahay ng may taniman para mag-harvest or magtanim, tama ba ako? Opo, ayan. Mula sa pagbubungkal ng lupa hanggang sa i-harvest yun na yung, ano, yung palay. Ayan. Okay, JV. Siguro, better if mas makilala ka pa namin. No? Pwede bang mag-share ka about your family or even to yourself? Ano ba yung buhay na kinalakihan ni JV Flores? Ayan, ako kasi, nanggaling ako siyempre sa isang marginalized na pamilya or tinatawag natin mga anak pawis. And ako ay 6 taon pa lang, sinasama na ako ng lola ko pag, ano, pag pamumulot ng mga nalalaglag na palay. Tapos, ang ginagawa namin doon, ibinebenta namin siya per kilo. So, doon ako nagsimula. Tapos nagagapas ng palay 'yon. Yung kumbaga ay parang ano siya, yung manual na pag-harvest. Mm-hmm. Tapos mahirap siya kasi mainit 'yon. Kaya pinipilit namin ano 'yon. Pinilit ko talagang mag-aral mabuti nung elementary. Kasi kung iisipin natin, isipin niyo, siyamping yung init, tapos kung umuulan man ay talagang damang-dama mo siya. Kasi nasa gitna ka talaga ng bukid rin eh. Wala kang punong masisilungan, ganyan. Ayun, kaya doon ako nag-start na ma-motivate yung sarili ko para mag-aral mabuti. Ayun. Sa katunayan nga, nung ako ay nakagraduate ng grade 6 sa Teodoro C. Gator Memorial Elementary School, ako ay graduate sa Lutatorian. Pero nakakatawa kasi isipin, pumapasok ako noon, second subject na. Yan, kadalasan yung first subject, English, kasi malayo ako sa school. Pagdating namin, ayun na, ano na, math na or science na tapos na yung English, ganyan. Regarding naman sa family ko, we're not in good terms. And nakikituloy lang ako as of now sa, ayan, sa family Boday, ayan, doon po ako nakikituloy ngayon. And hindi naman nila ako tinuturing na iba, ayan. Parang kapamilya din naman nila ako. And aside from that, sila din kasi ay kasama ko sa pagsasaka. Kaya, ayan, kita naman nila na, ayun, masipag daw ako, yan, at saka nagpo-pursige sa pag-aaral. Ayan. Okay. Speaking sa pag-aaral, no, you're taking up Bachelor of Arts in Communication, tama ba? Apo, Bachelor of Arts in Communication. So, bakit, bakit yan ang napili mong kurso, no? Kung ikaw ay, syempre, nasa pagsasaka, I'm thinking you're planning to take courses regarding culture or entrepreneurship para sa pagnenegosyo. So, interesado lang kami malaman, ikaw ay kumukuha ng communication course, no? Bakit yun ang napili mong course so, nga pala? Ayan, gusto ko talagang kunin ay pagtuturo. Pero, nung nandun ako sa LU, to be honest, ang haba ng pila dun sa EDUC. So, sabi ko, dito ako sa communication. Kasi gusto ko rin kasi ma-enhance yung English ko. Kasi yun yung subject na pinakamahina ako. Tapos, nung nandun ako sa communication, actually, hindi siya related sa farming talaga. Hindi talaga siya related. Pero, nung nandun ako sa communication, parang gusto ko nang yakapin yung development communication. Lalo na sa pag-attend namin ng mga webinars nitong mga nakaraang taon. Itong pandemyang ito, ayan, umattend kami ng webinars hosted by University of the Philippines Los Baños. Ayan, parang wow, hindi pala ako nagkamali ng piniling kurso na sabi ko, hindi lang pala communication ay makikipag-usap ka lang na makikipag-usap.
nagustuhan ko kung paano nire-reach out ng mga communicators yung mga yung mga remote areas or yung mga tao doon. Tapos, and then, they gumagawa sila ng solution para sa mga problema or suliranin dun sa certain areas na yun. Yun. Okay, so right now, JV, no? Yung pala yung backstory kung bakit ikaw ay kumuha ng communication course, no? Dahil mahaba ang pila. Naku, marami naman ganyan na, JV. Hindi naman yun talaga yung intention mo. Kaya lang, parang napakahirap ng proseso dun. Dito na lang kaya ako pipila or ipopurso ko. But, ayun ay, syempre, ano yan eh, kumbaga, siguro, ang Panginoon na rin ang naglagay sa'yo. And you're now enjoying na itong course na ito ay nakakatulong din sa'yo personally, no? Right now, you are considered a Dean's Lister. Tama ba ako? You're still an honor student sa LU? Actually, umangat na siya, Vice President Lister na. Oh! So, congratulations, Vice President Lister ka na pala. So, sa LU, may ganun pala siya, no? From Dean's Lister to BP, ganun? May mga That's my President's Lister pa po. Actually, pag ang ang GWA po ay, ano, 1.51, pababa pala, kung wala namang line of two, that is Dean's Lister. Tapos kung 1.21 to 1.5, that is Vice President's Lister. And then, yung mga highest, yun yung President's Lister. And, hindi naman sa, ano, siguro nakachamba ako, nakakuha ko ng 1.21 na GWA ngayong SEM na to. Wow! Congratulations, JV. Pero ano ba yan? Pag ikaw ba ay VP's Lister, meron ba siyang, like, tuition fee, ano? Meron ba siyang benefits? Merong, kung yan, masaslash sa payment mo sa iyong pag-aaral? May ganun-ganun ba yan? Actually, wala. Pero ano, para sa akin, isa siyang privilege. And aside from that, scholar naman ako ng, ano, scholar ako ng isang scholarship program. Ayan. Tapos, scholarship program within LU or outside? Actually, LU kasi yung ano, nag-provide, LU yung, sa OSAS po, yung office doon na naghahanap ng scholars and then they help students to get their scholars. Yun po. Ganun. Nakapasok naman po ako doon. And aside from that, may nakakuha din po akong financial assistance kay mayor, sa mayor po ng Victoria. Okay. So, JV, so right now, ikaw pa rin ay patuloy sa iyong pagsasaka, tama ba? I mean, yun pa rin ang main source of your income or livelihood para mapagpatuloy ang iyong pag-aaral. Meron ka pa bang ibang mga negosyo or activities, no, in order for you to finance yung iyong pag-aaral aside from farming? Speaking of farming, ikaw ay nagsasaka ng ano, palay lang ba to or may mga iba't ibang ano din, produce, no? Actually, palay lang talaga. Kasi ano, hindi naman nauubos yung trabaho sa palayan. Magpapahinga ka lang siguro mga 1 to 2 months, tapos din may trabaho na ulit. Kaso ngayon, nung nauso yung automatic na harvester, yung machinery na mabilis mag-harvest, ayun, medyo nadagdagan yung months na wala kaming trabaho kasi hindi na kami makapag-ani or yung gapas na tinadawag. So, siguro may singit ko lang to, no? I think it's over dun sa ating topic. So technically, dun sa modernization ng mga tawag dito mga equipment, so apektado yung negosyo or yung source of income ninyo, no? I mean, kapag may ganun bang mga machinery, kayo din ba pinapagamit or may hinahire na rin na iba? Sila na rin po yung mga kayang mag-operate. Kaso po, kasi kung machinery po, less po yung manpower na magtatrabaho. Unlike, kasi po, na-observe ko po nung bata po ako, usually mga taga rito sa amin, nakakapag-stack po sila ng kabang-kabang palay sa kanila as upa po sa mga farmer po na nakikitrabaho lang sa mga bukid po. Nakapag-stack po talaga sila ng palay. E ngayon po, ang anihan po ngayon, kung dati ay masagana sa lahat, ngayon po ay mga landowners na lang po yung, ano, tsaka po yung ibang mga tao na kayang mag-operate po nung machinery na yun.
Okay. So maraming salamat, JB. Alam nyo, marami pa tayong pwede pag-usapan. Pagsasamahin natin to si JB, no? Sa kasi Jemima. At mas lalo pang mapapa-wow, kumbaga, sa mga as inspiration yung kanilang mga stories, no? Kaya po sa ating mga kababayan na katutok sa ating programa, patuloy nyo pong sundan ang kanilang kwento sa pagbabalik ng Dito sa Laguna. This year, the COMELEC will continue its registration for voters in the 2022 elections. Given the ongoing COVID-19 pandemic, certain conditions have been set to ensure safety of registrants. No online registration will be accepted during the period. However, forms may be accomplished ahead of time through iRegistro. Areas under GCQ and MGCQ will be allowed to hold registrations. ECQ and MECQ areas, however, have suspended registration. If your area is under GCQ or MGCQ, registration schedule will assume the regular Mondays to Fridays, 8 a.m. to 5 p.m. For updates, visit the COMELEC's Facebook page at facebook.com/comelec.ph. And make sure you exercise your right to have your voice heard. Okay, 11:30 a.m. na po. Kamusta na po ba ang panahon sa inyong mga lugar? Dito po sa may lungsod ng Kabuyao, eh, medyo dumidilim na ang langit. Mukhang babagsak na naman po ang ulan. Pero bago natin siguro imbitahan muli si JV at si Jemima, no, sa ating mga nanonood po sa ating programa, ang ating panauhin ay mga working student mula sa Laguna University, no? At natutunghayan natin kung gaano kaganda at ka-inspiring yung kanilang mga story para sila po ay maabot po yung kanilang pangarap, ay sila ay nagsusumikap. At tulad na lamang po ng mga bumabati sa ating programa, sabi ni Miss Mary Vic de la Cruz Bortanog, ayan ang sabi nga niya, ay sipag at determinasyon ang nakatulong sa kanila at higit sa lahat sa tulong ng Lord. Ayan, si Jenna Opelanio ay nagbahagi pa ng isang Bible verse, no? Sabi niya, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. At ito naman pong si Sir Gen Garma ay nagbahagi ng kanyang pinagbabawal na technique. Ang karon, para hindi masyado maingay, ay dudurugin mo muna bago buksan para piraso ang muyain mo. Ngayon masyado maingay. Paano yung pagkagat eh, no? Lalo na kung may laman pa yung chicharon. But anyway, salamat Sir Gen sa iyong technique. Mamaya alamin natin kay Jemima kung ganyan ba ang ginagawa ng kanyang mga nagpa-patronize ng kanyang chicharon. So let's welcome back Jemima Joyce Alas at si ating sa pang-guest, si JV Flores. Ayan. Ating mga kabataang lagunense na talaga nakaka-inspire ang kanilang mga story. Jemima, sagutin mo muna ang tanong ni Yen. Yan ba ginagawa ng mga buhibili sa iyo? Dinudurog muna ang chicharon. Apo. Para... ano ba yung binibenta mong chicharon? Yung mga ano yung bilog na mahangin lang sa loob o yung may mga laman-laman? Apo, yung ano, chicharong kalabaw po. Ah, ang chicharong kalabaw, yung bilog. Aha. Ah, okay. Sige. Hindi ko naman matanong si JV kung nagtitinda ka ng... Sa... Okay po ako ni Ate Jemima. Ah, nabili siya sa akin. Ay, ito lang, Jemima, nagpapautang ka ba? Ang tanong ka nagpapautang din. Ano, gustahan ka rin ba? Nagbayad naman sila bago ka makagraduate. Mm-hmm. Okay. Siguro, right now, no, pag-usapan natin, yung buhay ninyo bilang mga working student. Nabanggit kanina ni Jemima. And again, si JV din,
supposedly hindi naman talaga nagtatrabaho ang isang mag-aaral, no? That's why you go to school. But dahil sa mga hindi naasang sitwasyon at circumstances sa buhay, talagang siguro naman hindi nyo pipiliin na talagang magtrabaho habang nag-aaral kung may choice. Pero yung sitwasyon, siguro magandang ibahagi ninyo sa ating mga manonood paano pinagsasabay ang pag-aaral at pagtatrabaho. Sa case ni Jemima na siya ay nag-working student kapag break at nagbebenta ng mga kung ano-ano sa campus, at si JV na isang farmer o magsasaka. So paano yun naman manage yung inyong oras para patuloy pa rin na mag-excel sa pag-aaral, no? At si JV nga ay honor student pa. Siguro si Jemima muna and then si JV. Ayun, yung ano, pinagsasabay ko yung pag-aaral at saka yung pagtitinda, ano, time management talaga, kasi pag di ka marunong masyado dun sa pag-manage ng oras mo, mahirapan ka talaga. Kasi ako may point ako na papasok ako ng school ng umaga, after ko ng klase ng hapon, diretso na agad ako ng pamimili, tapos pag-uwi ko, magbabalot naman ako ng ano, ng chicharon, magluluto ng mani, tapos kakain ng dinner, matutulog na, kinabukasan, yun, dala-dala ko na yung mga paninda ko. Talagang wala kang time, wala ka talagang time sa ano, sa para ano, para makapag ano, yung makapag ano ba, makapag bonding sa mga kaibigan mo, kasi nga iniisip mo yung kailangan mong kumita ng pera. Ayun lang, ano, sikreto lang, time management at saka yung ano, sipag talaga. Sipag, kasi mahirap talaga yung magbibit-bit ka ng mga mabibigat na ano, paninda mo. Yun talaga, sipag lang at saka determination. Okay. Sipag at determinasyon. Ikaw naman, JV, na nagsasaka, no? Paano mo naman manage ang iyong time, no? Sa pag-aaral at the same time sa pagkatrabaho? Ayan. I agree with Ate Jemima. Talagang ano, time management talaga, sipag at determinasyon. Kasi alam, sa akin, sa buhay ko, dadating talaga sa punto na susuko ka na. Yung halos, ano, yung halos, parang gusto mo nang bumitaw. Ayan. Sa totoo lang, naranasan ko na nitong nag-online class, since nagtatrabaho nga ako sa Bukid, naging advantage yun na mas lalo ko pang makapagtrabaho. And naranasan ko na gigising ako ng 4 a.m. para magluto ng pagkain, para may sabinalot, and then tapos uuwi kami ng 6 p.m., tapos isang oras pahinga, 7 to 8, mga 2 hours pahinga, pagdating ng 8 p.m., magsasagot na ako ng modules. Tapos, haabutin ako ng alas 12 ng gabi pagsasagot nun. Tapos, gigising ulit ng alas 4. Same routine. Naranasan ko siya for almost a month yata. Yan, ganun. Ang hirap talaga. Tapos, and isa pa, ito, nitong, ano, as an OJT, meron kaming virtual meeting. Naranasan ko na, sasabihin ko doon sa mga kasama ko pagtatanim or yung pagkakalat ng punla, ay sasabihin ko, oy, wait lang ha, may klase muna ako. Pwede bang ano, dito muna ako sa gilid, magkaklase lang ako. Yeah, kahit may putik talaga, talagang nagkaklase ako. Virtual naman, kaya hindi ako nahihirapan. May baon na akong ano, cellphone, tapos earphones, ayan, ganyan. Kaya para sa mga ano talaga, sa mga estudyanteng tulad ko, ang kahirapan, hadlang talaga. Pero kung may, yun nga, kung mayroon kang pangarap na gusto mong abutin, hindi, dapat ano, yung pangarap na yun ang maging, ano mo, energy, o kumbaga sa, yung kumbaga sa cellphone, yung battery mo, para ma-reach mo yung goal mo. Yan. Maganda yung binagin ni JV, no? Pero ibabato ko rin yung tanong na ito kay Jemima. So, base sa kinakwento nga ni JV, medyo nakatulong sa kanya in a way na nag- shift to remote learning, kasi di ba from Victoria to Santa Cruz, medyo malayo-layo din yun, no? I mean, yung biyahe. And then, if you are also, kumbaga, working, so medyo kakain ng oras. Sa case ni Jemima, of course, graduate na siya, pero naabutan din ata siya ng online learning. Tama ba? Remote learning, yes, Jemima? Yes, yes. On your case, nakatulong ba siya or mas lalong naging challenging sa iyo yung pag-shift to remote or online learning setup sa iyong pagiging working student? Sa akin ano, nakatulong din naman siya, kasi ano nga, modular kasi kami, pagbibigay lang sa amin ng module, tapos magpapasa lang kami sa on-time na
sinabi na pagpapasa ng teacher. Kaya nakapagtrabaho talaga akong mabuti habang nag-online school. Malaking tulong din naman sa akin na nag-online school habang ano, marami akong time para magtrabaho. Maraming time para magtrabaho. So, talagang time and time management, no? Pero siguro i-expound natin 'yan kasi alam mo sa madaling sabihin 'yan time management eh na parang sige, kailangan maayos tayo sa pag siguro on your case, no. Paano niyo ipinamalas o pinakita na oh dapat sa ganitong oras ito yung ginagawa niyo? So meron ba kayong ginagawang mga scheduling or meron ba kayong to-do list every day? Pwede niyo bang i-share yung inyong mga tips kumbaga or technique in order to manage your time properly? Si Jemima din, si JV. Ayun, sa akin yung sa time manage ko, gumagawa din ako ng ganyan, yung to-do list ko kasi nga yung sobrang hectic ng schedule ko na magtitinda, mag-aaral. Kailangan talaga meron nakalista kasi makakalimutan mo talaga yung gagawin mo pag hindi ka naglista sa anong sa notebook mo or kaya sa cellphone mo or nag-alarm. Mm-hmm. Kaya ayun, gumagawa ako ng ano, ng list talaga kung ano yung gagawin ko today, kung ano yung naka-schedule kong subject na may kailangan ba ipa-print, meron talagang ganun. Meron talaga akong ano, lista na ano, ginagawa para hindi ko malimutan yung gagawin ko. Ko naman, JV. Ayun. Ako, dapat ano, futuristic paggagawa ng time schedule. Kasi hindi natin masasabi kung magkakaroon ng interruption. Tapos dapat may nakalaan tayong time para doon. Halimbawa, ini-schedule ko kasi lahat yung gagawin ko by days. Lalo ngayon na halimbawa ganito, dito ako sa company na to naka-duty, dito ako sa company to naka-duty, ito yung pinakang rest ko. Dapat naka-schedule talaga lahat. Tapos kung halimbawa may bigla ang lakad, dapat may naka-ready akong kaunting slot ng time para doon. Para ano talaga, nakatulong din sa akin yung isa naming subject na communication planning to form a plan para sa schedule. Aside from that, yung nabanggit niyo tong professor kanina, si Leonida Bueno, si Ma'am Bueno po, siya po yung nagturo sa akin na ano, magsulat po sa index card. Isulat mo na sa index card lahat ng kailangan mo, oras mo. Basta may nalaman ka, whether knowledge ba yan or schedule, yun. Sulat mo lang sa index card. Sa totoo lang, naubos na kayong isang bag ko na, ay, isang plastic ko na index card eh, mapagawa nun. Yun, ganun lang, technique lang, plan. Talagang may mga, ano, so, may to-do list, meron pang, ano, paggamit ng index card to note yung mga natutunan mo dapat mong gawin, no? Siguro may tanong ko, of course, kabataan pa rin kayo, no? Hindi naman siguro nawawala yung pagiging kabataan, no? How do you spend your free time? Kung meron man, meron na free time. So, syempre, to make it, ano, dapat lagi may balance, di ba? So, how do you spend your free time, JV and Jemima? Ayun, yung sa akin, yung inaano ko yung free time ko, ano, sa isang linggo, may time ako dun na hindi ako namimili ng paninda kasi nga may banding kami ng mga kaibigan ko. Meron akong schedule sa church na activity. Kaya ayun, sinisingit ko pa din naman para naman masyado naman kasing masyadong boring kung pagtitinda na lang at pag-aaral yung gagawin ko. Meron pa rin time naman. May time pa rin para dun sa sarili ko. Hindi naman yun nawawala kasi kailangan natin yung para ma-refresh tayo kasi kailangan din natin nung konting happiness para man lang tuwing napapagod tayo, nakakaramdam ng pagod, meron tayong parang ano ba, pero yung energizer mo, yung pag-attend sa church, sa mga activity, tsaka yung pagsama-sama sa mga kaibigan, sa pamilya, yun. Thank you, Jemima. Si JV naman. Ako ano, nilalaan ko siya para sa ano, mga kaibigan ko, yun. Actually, simula bata kasi hindi ako friendly na tao. I mean, hindi ako lapitin ng mga kaibigan, ganyan. Pero nung nag-college ako, ayun, sila yung nagturo sa akin kung paano enjoy life, ganyan. Kasi malaki din naman yung kinikita namin dito sa pagsasaka. Hindi naman ganun kalaki. Pero ano, nagiging sapat naman siya to enjoy and to study. Yun. O kasi tinanong ni Tita Juvie sa atin kung may social life pa ba ang mga working students. So mukhang meron naman, no? Meron naman, hindi naman mawawala. So talagang hahanapan mo lang din ng panahon. Right now, siguro gusto ko rin malaman sa ating mga working student, no? Na si Jemima at si JV.
ano yung siguro life lesson na pwede niyong ibahagi sa ating mga manonood, lalo na sa mga kabataang tulad ninyo, na natutunan niyo because of your experience, no? Parang Miss Universe question yan, eh, no? Ano yung natutunan nyo based sa inyong experience bilang mga working student na pwede makatulong din sa mga kapwa nyo estudyante o kapwa nyo kabataan na gusto rin mangarap at maabot yung mga pangarap nila? So, kaya naman natin ngayon si JV, tapos si Jemima. Ayan, ito lang yung iwanan ko, ano, yung philosophy ko, yan. Life is hard, admit it. All you have to do is to accept and adjust. Accept the situation and adjust with it. Kasi yung solution, nandyan lang yan sa paligid. Yun lang. Short but simple, no? Pero very ano, profound yung sinabi ni JV, no? Talagang tanggapin mo muna yung reality na ito yung sitwasyon mo and you can come up with things naman to find a solution to it. Si Jemima naman, ano ang sagot niya sa ating katanungan? Ayun, sa akin, sa mga katulad ko, mga working student at mga kabataan na nangangarap, ayun, hindi nga yun, totoo yung sabi niya, hindi madali yung buhay, kailangan natin itong tanggapin. Marami tayong pagdadaanan, maraming beses na madadapa, makakaramdam tayo ng pagod, lalo doon sa mga working student. Kaya ayun, ang may papayo ko lang yung tatagan nyo yung loob nyo, lagi kayong manalig sa Panginoon, kasi talaga namang may kaparaanan na ginagawa ang Diyos, lalo na kung nakikita ka talaga niyang nagsusumikap. Marami talaga siyang way na ginagamit upang makatapos ka ng pag-aaral o para makasurvive ka. Basta ano, huwag mo lang titignan yung sitwasyon mo, kasi pag titignan mo yung sitwasyon mo, manglulumo ka talaga, yung manghihina. Pero kapag yung sa Diyos ka tumingin at saka doon sa plano niya sa yung napakaganda, yun yung magbibigay sa iyo ng strength para magpatuloy sa buhay. Kasi sa katulad namin na hindi nga pinalad na ano na pag-aralin ng mga magulang, hindi talaga madali yung buhay kasi may time na gusto na namin sumuko kasi nakakaramdam kami ng pagod talaga. Pero ayun nga, dahil determinado kaming mabago yung buhay namin, hindi kami sumuko. Nagpapahinga lang kami tuwing nakakaramdam ng pagod, tapos iiyak, pero babangon at babangon pa din, kaya yun. Basta ang number one, ano ko lang, naging ano ko lang, susi, yung nagtiwala talaga ako sa Panginoon. Kasi pag naandun ka sa Panginoon, talagang may kakaibang lakas na mararamdaman ka na hindi mo makukuha dun sa mga taong nasa paligid sa'yo. Iba pa din yung strength na manggagaling sa Kanya. Kaya yun lang, huwag susuko, maging determined sa pag-abot sa pangarap at mag-focus ka dun sa goals mo, huwag dun sa kahirapan ng buhay. Yun lang. Maraming salamat, Jemima. Marami kami napulot sa iyong mga binanggit, no? Tulad na lang ng mga nanonood sa atin ngayon na sina Lizette Pancubit, Honey, Jane Capitan, James Villamayor Matias, Leo Lusabio at si John Rex Gatpayat. Siguro before ko kayo bigyan ng pagkakataon para syempre batiin yung mga nais yung batiin sa ating programa. May isa lang akong tanong, no, na ibabato pa sa inyo. No, siguro narinig niyo na to sa isa sa mga kilalang host, no. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na makausap ng bibigyan ko kayo ng isang salamin, ayan, no. Papakita ko isang salamin at makita niyo ang inyong mga sarili, ano ang nais mong sabihin sa iyong sarili. Halimbawa, Jemima, anong gusto mong sabihin kay Jemima Joy Salas at John JV Flores? Anong gusto mong sabihin kay JV kung ikaw ay magkakaroon ng pagkakataon makausap ang iyong sarili? So si JV muna. JV, anong gusto mong sabihin sa iyong sarili? Halimbawa, bigyan ka ng pagkakataon na makausap ang iyong sarili, di ba? Ano yung gusto mong sabihin? Actually, madalas kong ginagawa yan. Hindi, ano, gusto kong sabihin sa'yo na, yun, konti na lang, maabot mo na yung goal mo. Konting tiis na lang. And, nagiging maganda na yung buhay mo. Tsaka, huwag mong kakalimutan na magpasalamat. You have a sense of gratitude. And, kasi, sa totoo lang, alam niya ni JB na maraming tumutulong sa kanya mula sa mga professors, mga klase, kaibigan, at saka yung mga family or non-family related but pretty as a family. Kaya huwag mong kakalimutan yung mga taong yun. Lagi mong panatilihin ang paa mo sa lupa. Ayun, yun lamang. Okay, Jemima.
Ayun, gusto ko lang sabihin sa sarili ko kung makakausap po siya na ano, proud ako sa iyo kasi hindi ka sumuko, yung hindi man naging maganda yung buhay mo sa pamilya mo, naging broken family ka man, pero nanatili kang matatag at pinanghawakan mo talaga yung kung iniwan sa yung pangako ng Diyos. At yun nga, sa tulad din ng sinabi ni Jamie, manatili ka lang laging nakaapak sa lupa dahil, ayun nga, kundi dahil nga sa pagiging humble mo, hindi kayo tataas ng Panginoon. Tsaka yun nga, lagi magpasalamat din doon sa mga taong tumulong sa'yo kahit maliit man o malaki. Malaking bagay yun na naitulong sa'yo para maabot yung pangarap mo. Kaya yun lang. Proud ako sa kanya. Thank you, Jemima and JV. Siguro bago tayo matapos sa ating programa, baka meron kayong mga gustong pasalamatan. Pwede bang marinig siguro ngayon bago kayo hayaang magtanghalian? Ano bang ulam nyo yung tanghali? Jemima, sino yung gusto mong pasalamatan ngayon? Ayun, gusto kong magpasalamat una siyempre sa Panginoon natin na siya talaga yung ano, yung kumilos sa buhay ko. Tapos pangalawa sa Laguna University, sa din ko kay Ma'am Nori Dimakulangan, tapos sa college ko na Business and College of Administration and Accountancy, tapos sa mga ka-churchmate ko, second family, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko kay Maan, Mika, Sir Edward, John Paul, tsaka kay Jemarie, kay Ate Princess Diane de la Peña, at yun, sa mga taong mga hindi ko na nababanggit dahil sobrang daming tumulong sa akin, gusto ko po kayong taos pusong pasalamatan dahil ginamit po kayo ng Panginoon upang maabot ko po itong pangarap na to. Yun lang. Maraming po salamat at si Lord po ang magbalik ng lahat sa inyo, lahat ng biyaya. Salamat, Jemima, sa iyong very inspiring story. JV, baka meron ko rin yung gustong batiin. Ayun na, unang-una, nais ko magpasalamat, syempre, sa Diyos. Yeah. Tapos, gusto ko din batiin ang mga staffs and faculty ng Laguna University. Yeah. Lalo-lalo-lalo na sa department po namin. Kaya kala Ma'am Olga, Ma'am Ria, Ma'am Joyet, sila Sir Jerome, si Ma'am Joy. Ayan, lahat ng prof, at saka si Ma'am Zandra pala. Ayan, nanonood yan si Ma'am Zandra, ang aming OJT ano, moderator. Tsaka po, ano, yung mga classmate ko sa communication, ayun. At saka plug ko na rin ngayon ay ano, enrollan po ng LU. 'Yon sa mga gusto mag-inquire. Bukas po ang LU, natanggapin kayong lahat ng mga gusto makapagtapos ng pag-aaral at saka free tuition and free miscellaneous fee po sa Laguna University. Kaya madali nang abutin ang pangarap, hindi na kailangan ng ano, ng pera 'yon. Pampambaon na lang, pamasahin na lang. At saka gusto ko rin batiin yung ano, yan, Family Boday na yan na umaano sa akin, na nagpatuloy sa akin, saka yung sa buong Lanuza family na doon sa compound kasi na yun, nandun yung bahay. Tapos binabati ko rin yung mga kaibigan ko diyan, yan. At saka lahat ng tumutulong sa akin, yan si Mayor Almeda, so salamat po sa mga tulong. At saka po yung lahat-lahat na, hindi ko mabanggit baka maubos, mag-overtime tayo dito pagka binanggit ko lahat. Yun lamang po at maraming salamat. On that note, maraming salamat John, JV Flores, and Jemima Joy Salas sa pagbabahagi nyo ng inyong kwento at karanasan at dito sa ating makabuluhang usapan sa dito sa Laguna. Muli, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa amin. Salamat po. Okay, bago po siguro tayo matapos sa ating programa, no, ipinapaalala lang din po natin sa ating mga kababayan, lalo na sa mga katulad din ng kabataan, no, na magparehistro until September 30, 2021, ay pwede po kayong magparehistro, lalo na po yung mga mag-18 years old hanggang May 9, 2022. So, we need to exercise our right and privilege to vote, especially next year po ay presidential elections po, no, national elections. So, tayo ay maging bahagi para sa pagbabago ng atin pong bansa. Siguro ano bang mababaon ko sa ating naging kwentuhan ngayong umagang ito, nabanggit no nila JV and Jemima na kailangan talaga may sipag at determinasyon para magtagumpay sa buhay at siguro a challenge o hamon sa mga kabataan na meron pong kakayanan no na makapag-aral sa tulong ng kanilang mga magulang na hindi na nila kailangan magtrabaho, na mas pahalagahan yung oportunidad at pribilehiyong binigay sa kanila para matuto sa pamamagitan po ng kanilang pag-aaral at sa mga
kapwa working student ni JV at Jemima ay talagang saludo kami sa inyo dahil ang inyong mga kwento at karanasan ay hindi lang nakaka-inspire kundi sa nakaka-inspire sa mga kapwa nyo kabataan kundi sa aming medyo hindi naman katandaan pero yung adult ayan na talagang kung ikaw ay may nais talagang makamit o magawa ay kaya mo yung gawin kung meron kang sipag at determinasyon. Pero may mas malalim na hugot ang kwentong ito nila JV at ni Jemima na talagang sa kasalukuyan marami pa rin ang mag-aaral o mga kabataan na hindi nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral at kailangan pang magtrabaho. Siguro mas magandang silipin din natin ang issue ng kahirapan no, sa atin pong bansa na naging sanhi o dahilan para hindi magkaroon ng equal opportunity ang mga kabataan, lalo na dito po sa Laguna, pagdating sa sektor ng edukasyon. So hinahamon po natin ang mga leader ng ating bansa, even ang mga community leaders at mga kapwa nila kabataan na patuloy na itaguyod ang pribilehiyo at lalong sa lahat ay karapatan para makapag-aral sa isang maayos na edukasyon. Ayan, at dito po nagtatapos ang ating pong programa. Again, ang ating pong programa ay napapanood ng live every Monday, 11 a.m. sa Facebook page ng Dito sa Laguna, fb.com/DitoSaLagunaTV. At napapanood po Lunes hanggang Sabado, alas 10 ng umaga sa Royal Cable TV, Channel 6. Mag-subscribe din po kayo sa ating pong YouTube channel kung saan mapapanood nyo pa po ang ilang DSL episodes itong mga nakaraang season. No? Of course, meron din tayong Twitter at meron din po tayong Instagram para po sa mga update sa ating pong programa. Pwede rin po kayong magbahagi ng inyong mga komento, reaksyon. Possibly, kung meron kayong nais itampok din sa ating programa, huwag po kayong makalimot mag-comment sa ating Facebook page or sa ating email, dsl@devcom.edu.ph. At bago matapos ang ating programa, ay special shoutout sa ating mga episode producers na mula din sa Laguna University na sina John Carey V. Nasayaw at Minette Q. Avanzado. Sila po ngayon ang nag-produce ng ating episode sa Dito sa Laguna Season 31, Episode 5 tungkol sa mga natatanging kwento ng mga kabataang nag-aaral sa Laguna University. At dito na nga po, muli nagtatapos ang ating pong programa. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Samahan niyo po kami muli next Monday para sa mga bagong kwento, masayang karanasan at makabuluhang usapan. Muli ako si RJ at ito ang Dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Matuto sa ating kwento, magkulay na karanasan. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Matuto sa ating kwento.